Tumayo na po ang lahat. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Simulan po natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong galak naming pinararangalan ang alaala ni Santa Escolastica, ang pagtingin namin sa kanya bilang huwaran sa katapatan ay magbunga nawa ng aming pagkakaroon ng maasahang pag-ibig sa aming paglilingkod sa iyo at sa pamumuhay sa walang mali mong kagalakan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sumaisip ni Jeroboam na kung magpapatuloy ang dating kaugalian ng kanyang mga nasasakupan, malamang na manumbalik ang mga iyon sa angka ni David. Ito ang sabi niya sa sarili, kapag ang mga taong ito'y hindi tumigil ng pagpunta sa templo ng Panginoon sa Jerusalem upang mag-alay ng mga handog, mahuhulog uli ang kanilang loob sa dati nilang Panginoon. Si Roboam na hari ng Juda at ako'y kanilang papatayin. Kaya nga, matapos mapagkuro-kuro ang bagay na ito, gumawa siya ng dalawang tureteng hinto at sinabi sa bayan, huwag na kayong mag-abalang umahon sa Jerusalem. Narito, bayang Israel, ang inyong Diyos na humangos sa inyo sa Ehipto. Iniligay niya ang isa sa Bethel at isa namay sa Dan, at ang bagay na ito'y naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. May mga pumunta sa Bethel upang sambahin iyong una. Mayroon namang nagtungo sa Dan upang sambahin ang ikalawa. Nagtayo pa siya ng mga sambahan sa Burol at naglagay ng mga saserdoting hindi mula sa lipi ni Levi, kundi mga karaniwang tao lamang. Ginawa niyang pista ang 15 araw ng 8 buwan ng taon, katulad ng kapistahang ipinagdiriwang sa Juda.
Naghandog siya sa dambana sa Bethel sa mga tureteng ginto na kanyang ginawa roon at pinapalingkod niya sa roon ang mga saserdoteng iniligay niya sa mga sambahan sa burol. Sa kabila ng ganitong mga pangyayari, hindi tumigil si Jeroboam sa kanyang masamang gawain. Patuloy pa rin siya sa paglalagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi. Sino mang may gusto ay ginagawa niyang saserdote ng mga sambahan sa burol. Dahil sa mga ginawang ito ni Jeroboam, kinamuhian ng Diyos ang kanyang sambahayan. Ito ang naging sanhi ng hindi niya pananatili sa pagkahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginawa'y tunay ditumpak pawang kasamaan. Ang magulang namin nang sa Ehipto hindi alumana. Ang kahangang-hangang mga ginawa mong kanilang nakita. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay pinagpalit sa Diyos ng nilikha. Sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na yon, muling nagkatipon ang mga tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayon kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauwiin ko ng gutom, mahihilos sila sa daan galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganito karaming taong?" Tugon ng mga alagad, "Ilan ang tinapay ninyong riyan?" Tanong ni Jesus. "Pito po," sagot nila. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa, kinuha niya ang pitong tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpiraso-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao.
Gayon nga ang ginawa ng mga alagad, mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli silang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din ito sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog at nang tinipon nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakul na malalaki at may 4,000 ang kumain. Pinayuan ni Jesus sa mga tao, saka siya sumakay sa bangka, kasama ang kanyang mga alagad at nagtungo sa lupain ng dalaman no tua. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang tanghali po sa inyong lahat. Purihin at pasalamatan natin ang Poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, simple lamang ngunit malalaman ang ating mga pagbasa ngayon na madaling maunawaan at magamit natin sa pang-araw-araw na buhay. Ang mensahe ng unang pagbasa ay kapahamakan ang dulot ng pagsuway sa kautusan ng may kapal. Binanggit po dito ang sinapit ni Haring Jeroboam sa paggamit niya ng mga hakbang na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, gumawa ka ng kasalanan, may parusa. Gumawa ka ng kabutihan, may biyaya at gantimpala mula sa Diyos. Ganun kasimple. Kaya, sa araw-araw, pagsumikapan natin na magpakabuti, gumawa ng kabutihan sa sarili, sa kapwa, lalong-lalo na yaong higit na nangangailangan upang gantimpalaan tayo at biyayaan ng ating Panginoon. At kung tayo man ay patuloy sa paggawa ng kasamaan, kasalanan, makakaasa ka na ikaw ay parurusahan ng Diyos. Kaya mga kapatid, lalong-lalo na po ngayon, malalapit na tayo ilang araw na lang, papasok na po tayo sa panahon ng Kurisma na kung saan inanyayahan tayo ng ating Panginoon na talikdan ang kasalanan at magbalik loob sa Kanya. Kaya po mahalaga po na bago pa sumapit ang panahon ng Kurisma, sana magbalik loob na tayo sa Diyos sa pamamagitan ng mga sakramento. Sakramento ng kumpisal. No? Pero ganun pa man, kahit na ang tao ay patuloy sa pagkakasala at paggawa ng kasalanan, ang Diyos ay kailanman hindi nagbabago sa kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. Patuloy niyang inanyayahan ang sangkatauhan tayo na magbalik loob sa Kanya, na talikdan ang kasalanan. Dahil ang kasalanan, ito'y nagdudulot ng matinding kalungkutan sa bawat puso. Kaya po mga kapatid, pinalalahanan tayo, inanyayahan tayo ng ating Poong Jesus Nazareno na talikdan ang lahat ng uri ng kasalanan at pagsumikapan natin na magpakabuti, magbalik loob at maging tapat sa Kanya. At sa ating Ebanghelyo naman, ang aral at hamon ay walang imposible kay Jesus. Sa ating Poong Jesus Nazareno. Binanggit dito
sa Ebanghelyo na 4,000 kataong ang pinakain ni Jesus sa 7 tinapay at maliliit na isda. Kaya walang imposible sa Diyos. Ang Panginoon ay mahabagin. Katulad ng nabasa natin sa mabuting balita ngayon, ang mga taong ito ay kinakitaan ni Jesus ng lubos na pananampalataya sa Kanya. Kaya't pinakita rin dito ang Kanyang habag at biyaya. Dahil nakitaan ni Jesus ang mga taong sumusunod sa Kanya. Could you imagine? 3 araw na ang itong mga taong ito, 4,000 katao na sumusunod kay Jesus to the point na wala na silang makakain. Ganon ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nahabag ang ating Panginoon sa kanila. Kaya po mga kapatid, gumawa ng mabuti at sumasampalataya ng lubos kay Jesus. Ikaw ay kahabagan at biyayaan niya. Ganun kasimple, no? Kaya po mga kapatid, na tayo ngayon ay nagkakatipon-tipon sa harap ng ating poong Jesus Nazareno. Pag sumikapan natin at ipakita natin sa ating poon ang ating malalim na pananampalataya at pag-ibig sa Kanya. At hindi lang po yan, paglabas natin, pag sumikapan natin na gumawa ng kabutihan sa ating kapwa, lalong-lalo na yaong mga kapatid natin na nangailangan ng higit ng tulong upang tayo ay kahabagan, biyayaan at gantimpalaan ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pagkakain ng 5,000 tao, ipinakita ng ating Panginoon ng Diyos Ama ang siyang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang ating mga pastol, lalo na ang Santo Papa at mga obispo, naway patuloy tayong bigyan ng mga tamang katuruan sa pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga may tungkulin upang labanan ang taggutom, naway maging matagumpay sa kanilang pagsusumikap na mapakain ang mga nagugutom. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga nagugutom kay Kristo, naway matagpuan ang iisang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang binyag. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga may sakit at mga may kapansanan, naway makatagpo ng kalinga, suporta, at kasiyahan mula sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Makapangyarihang Ama, binigyan mo kami ng tinapay, buhay sa langit, upang maging pagkain namin sa aming paglalakbay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat.
itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayon ginuginita namin ang dalagang si Santa Escolastica. Ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpangindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon, ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Hesus Kristo upang ipamalas niya ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingan aming ngayong nalilingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Dumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na naghakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, paggalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Now
Announcement. Sa darating na Miyerkules, February 14, ay Miyerkules ng Abo na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon ng Martes, February 13, matapos ang misa na ikalima ng hapon, ay idaraos po natin ang rito ng pagsusunog ng mga lumang palaspas. Ang abo mula rito ay siyang gagamitin sa Miyerkules ng Abo. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at meron din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Miyerkules ng Abo ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ang pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kani-kanilang pamamaraan. Niyahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat. Manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Escolastica upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makantanawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladila nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.